Okay, so this will be, I think, a probably maybe a controversial video. Okay, so the topic is face to face. Oh, by the way, from now on, for those foreigners out there who don't know Tagalog, Pilipino, Tagalog, Pilipino, just keep in mind that if I speak nonsense in my native tongue, okay, nonsense in my native tongue, always remember, just stay on and watch the video. Don't change the channel. You will later hear the translation, okay? It will all be translated into English, okay? So it's good. All is good, okay? So this will be a mixture of first Tagalog and then translation into English. So it's all good, okay? Don't change the channel. If you hear something foreign language to you, okay? Oh, by the way, I'm talking in the native tongue in Tagalog Filipino because it is much better to convey the message. It is much easier and it's much easier to absorb from the point of view of Filipinos. Okay? So this video is about Filipinos and Filipino people. It's about here in the Philippines. It's about here in the Philippines. So face to face. Just the episode this day. Episode this day, May 29, 2023. Okay? So no notes here. All this will be impromptu. And these are some of the points that caught my mind, and I think I have to say something about it. Okay? I have to say something about it. Firstly, I'm not a lawyer, okay? But I will input some law here and some procedural guidelines. Law and procedural guidelines, okay? Some law basics here. Okay? Law basics. Okay? So, I'll start first with the issue. Somebody there, somewhere, said, "Teka, may kasalanan din yung bata." Okay? Take that term. By the way, the topic is about a 8-year-old was beaten. 8-year-old child was beaten by a dog. Technically, objectively, it's a stray dog. But the stray dog came from the owner, which is nearby, from a nearby house. Okay? So that's the backgrounder. Okay? 8-year-old child beaten by a stray dog, which strayed, let out from its house from a neighbor nearby. Okay? So that's the basics. Now, somehow, somewhere there, I heard, may kasalanan yung bata. I was shocked. I was shocked. Here in the Philippines, all of us protect children. Protect the children and the rights of children. Children and minors and children and minors. Why is it there being said in that show, may kasalanan yung bata? Why do we always, Filipinos, always Filipinos, dog owners and other people who are siding with the dog owners, always find the way to find something wrong with the child, the lola, okay? The person being beaten. Beaten, dog bite. Beaten by a dog. Okay? The child, the lola, the person beaten by a dog.
why do we always, I always see that we always find some, we need to find some fault on the person beaten. Okay? Sa Tagalog eh, nakagat ka na nga eh, hindi mo naman sinadya kagating ka ng aso. Yung aso lumapit sa itna ng agat. Nakuha nyo? Isa pa, inosente yung bata. Bakit sisisihin yung bata? Kasalanan pa ng bata, nakagat siya. Bumaba ng hagdan. Kasalanan daw niya. Kung hindi daw siya bumaba, hindi siya makakagat. There's something wrong somewhere. Okay? Okay, so that's one point. Okay, one point. One point na I hope all Filipinos will not put blame on the grandmother, the lola. Lola is the grandmother. Lola, grandmother. The person being beaten, a person, an individual was beaten, a grandmother was beaten, a child was beaten by a dog. Okay? Why do we always have to find blame in those, the person beaten? I have yet to see one something where the dog was 100% at fault. It is always 49% or less that the dog was at fault. 49% or less that the dog was at fault. It was always, I have still yet to see one 100% the dog was, the stray dog biting was the one 100% at fault. Why do we have to do that? Find fault in individuals, in grandmas, lolas, na nakagat, individuals na nakagat, tao na nakagat, bata, children na nakagat. Sila pa may kasalanan. Iba talaga. Iba talaga dito sa Pilipinas. Sila pa may kasalanan. So that's point number one. Point number two. Narinig ko doon, may nagsabi, oh, may kasalanan ng anak mo. Kaya nakagat. Kung kunyari lang, for the sake of argument, for example lang, the amount was 10,000. Somebody said, hati tayo sa bayaran, ha? I was shocked. Bakit pati yung bata magbabayad sa medical bill niya? I hope you got my point. The child was beaten. And now the child will pay half. Half of all the medical bills total. Nashock ako ron. Sa napanood ko. I was shocked by what I saw. The child has to pay one half of the total bill. Total bill. Of all the immunizations, hospital bills, the child has to pay half. Pakinggan niya yung video, yung show, nandun talaga sinabi, hati tayo sa bayaran. Kalahati bayaran nyo, kalahati bayaran ko. I was shocked. Wala na bang karapatan ang tao ngayon? Wala na bang karapatan? Ang person, wala bang karapatan? Wala bang karapatan yung bata? Pagkakala ko, procedural guidelines dyan, 100% hindi babayaran ng bata, na individual, or probably the grandmother who was beaten, okay? These are just my examples, okay? I hope you got my point. Examples, children, individual person, or probably a lola, grandmother was beaten, okay? That's my point, okay? Kunyari, nakagat ang lola. Kalahati ng hospital bill kanya. Okay, so, here is the right one. The correct one. The hospital bill will be all paid
all paid by the dog owner. Okay? The hospital bill, all the immunizations, the bakunas, okay? Will all be paid by the dog owner. Kaya nga dito sa Pilipinas, maobserbahan nyo, number one, maobserbahan nyo. Pag wala nakakaalam at wala naghahanap, walang aamin na siya yung dog owner. Obserbahan nyo yun. Obserbahan nyo yun. Walang aamin na siya yung dog owner. Kasi alam niya yung gastos eh. Itatatwa niya na siya yung may-ari ng aso. 100% yan. Kumbaga sa usapan lumang panahon, itaga mo sa bato. Hindi yan naamin na siya yung may-ari ng aso. Itaga mo sa bato. Okay? Now, that's the procedural guideline and the law. The dog owner will pay for all the hospital bills. Total, all. Okay? That's the law and the procedural guideline. Okay? So that's point number two. Okay? Point number two. Now, point number three. It got lost in the talk and all the confusion. It got lost that the point that they were actually in that show, kumbaga sa Tagalog, umabot pa sila dyan sa ganyang palabas na yan. Lahat sila napunta pa dyan kasi no show nga yung dog owner, hindi nagbabayad. Kada sisingilin, punta ka mamayang hapon. Pagdating ng hapon, wala naman nagbayad. Nakuhan yung point ko. Puro punta ka sa ganitong araw, punta ka sa ganitong oras. Hindi naman siya nagpapakita. Nakuha nyo? Yun ang na-loss in, we call that loss in translation. Okay? Kasi naguluhan na yung topic eh, nag-muddled up na. Dapat yun na-fix nila. No? Na sinabihan, mali naman ho yun na no-show kayo at magtututuro kayo ng punta ka ng hapon, babayaran kita sa ganitong hapon, punta ka bukas, babayaran kita bukas, tapos hindi ka naman magpapakita. Okay? So, I think if I'm not mistaken, that's point number three. If I'm not mistaken. Okay? If I'm not mistaken, point number three. Okay? So, point number three. The dog owner must say the truth that he will pay at really at this time and be present to pay the money, okay? And not say I will be, come at this time, I'll be here, and not even be present at that time, okay? Point number three. So point number four. Here is a good point. Everybody should think about it. Think about it. Point number four. Tagalogin ko muna. Sabi ng dog owner, lima yung pinapagtrabaho ko eh. Kailangan ko magtrabaho. Kaya wala ako sa bahay. Lima yung pinapakain ko. Lima yung alaga ako. Okay. Sa limang yon, sa sobrang busy ko, hindi ko na mabantayan yung aso ko. Take note ha. Hindi ko na mabantayan yung aso ko. At kailangan ko pang kumita ng pera para pakainin yung lima kong kasama. Okay? So, notice. Tagalogin ko muna, no? Bakit sinasabi yun? No? Analyze natin. Bakit na sinasabi yun? No? Lima yung pakakainin niya. The whole day, kailangan magtrabaho siya para mapakain niya yung lima. Wala na siyang oras para bantayan pa yung aso. No? Kasi sa sobrang busy na nga niyang magtrabaho para sa limang tao, wala na talaga siyang oras magbantay pa ng aso. No? Analyze mo yun. No? If you analyze well and if you are a great observer, wala naman sa topic yun eh. Nakuha nyo?
Minamadal lang niya yung issue para malito na kayo, ma-off topic na kayo. Wala naman sa topic yun, wala naman sa issue yun eh. Ang issue dyan, yung aso mo na lagat, bayaran mo lahat. And magbayad ka on time. Nakuha nyo? Dinala niya yung topic doon sa limang kasama niya. Pagod na pagod siya sa buhay niya para pakainin lang yung lima. Wala na siyang oras para magbantay pa ng aso. Nakuha nyo? Sinif niya yung topic. Ngayon, nalito na tayong lahat. Sumama na tayo doon sa topic na yun. Pero we all forgot, kailangan bayaran niya lahat ng hospital bill at all immunization bills and pay on time. Huwag yung sasabihin niya, punta ka ng hapon, no-show naman siya. Kasi lahat no-show daw eh, daw. No, daw. No-show daw siya lahat. Kaya umabot pa sila doon sa show na yon. Doon pa sila nakita-kita. Kasi palagi siyang no-show. Kaya doon sila napunta. Kasi no-show siya sa pagbayaran na. Ibig sabihin, no, puro ano lang siya. Boka-boka lang. Hindi naman pala talaga nagbabayad. Boka-boka lang. No? Yan. Kailangan huwag tayong malilito sa side issues at sa mga kinekwentong ibang storya. Kasi hindi na issue yun, hindi na part ng issue yun eh. Yung limang kailangan pakainin, pagod na pagod siya. Nakuha nyo? Nagiging dahilan lang yun para hindi siya magbayad at no-show siya at para ipending niya yung pagbabayad. Yun ang ano ron, reason doon. Bakit siya binabanggit yun? Ang problema, lahat ng nanonood, nalito na at nadala na nung kwento. They all forgot na kailangan bayaran on time. Bayaran yung complete amount. Yun lang ang issue eh. Yun lang ang topic. Okay? Ngayon. So that's point number 4. Point number 5. Ito, no? Analyze nyo mabuti. Analyze nyo. Sa sobrang pagod ko magtrabaho dun sa lima para makakuha kami ng pera, pagkain, ganun. Wala na ako oras mag-alam, magbantay pa ng aso. Nakuha nyo, for all responsible dog owners out there, hindi dahilan yung pagod ka at wala kang oras para irresponsable ka mag-alaga ng aso mo. Nakuha nyo yung point ko. I can't guard my dog, so I will let my dog out. Okay? That's totally logical and against the law. Anti-rabies law. That's totally against the law. Okay? So, it doesn't mean that you're too busy. You have the right to let your dog out and let it bite everyone. Okay? That's the point there. So, that's point number 5. Being busy is not a reason to let your dog out and let it bite everyone. Let your dog be a stray dog and let it bite everyone. Because you're too busy. Okay? That is the peak of being an irresponsible dog owner. Irresponsible. I-R-R-E-S-P-O-N-S-I-B-L-E. I-R-R-E-S-P-O-N-S-I-B-L-E. Irresponsible dog owner. That's the peak. No? Sana naman yung mga ano dyan, yung mga pro dog, kung deny naman yung mga irresponsible dog owners. No? Napapansin ko, wala naman nagko-condena sa mga irresponsible dog owners. Hindi nila kinokondena eh. Kaya kala ng dog owners, okay lang, pakawalan niya yung aso. Magagat na lahat. Hindi naman siya naabala kasi. You got my point. Okay? So, point number six. We have a certain procedural guideline. If a dog owner has no time for caring for his dog, the person should turn over his dog
to the probably the City Hall, City Veterinary Office for the proper care of his dog. I hope you got my point. Point number 6. I hope you got my point. Sabi niya kasi, wala akong oras eh. Kaya ako pinakakawala lang yung aso. Wala na akong oras magbantay. Yun. Kung wala kang oras magbantay, dalhin mo yung responsibilidad sa City Vet na lang. City Veterinary Office. At sila na yung magbantay ng aso mo. Yeah, I hope you got my point. So that's a win-win situation. Point number 6. That's a win-win situation. So that should be, dapat yan ang sinabi dun sa kasong yun sa TV. Ipakuha na lang natin sa City Vet kasi hindi nyo naman pala maalagaan. Sobrang busy nyo. Okay? That's point number 6. So that's the right procedural guideline in that case. Okay? Busy ako. O kaya, example, paghawa ko yung aso ko, nakakawala. No? May dog leash na nabibitawan ng kamay ko. No? Pag ganun ang kaso, sobrang kalakas na ng aso, itutend or win nyo na sa City Veterinary Office. Sila na yung bahalang mag-alaga. Kasi kayo mismo, hindi nyo na kaya. Nabibitawan yun eh. I hope you got my point. Okay? I hope you got my point. Okay? So, that's point number 6. And point number 7. Point number 7. Okay? Point number 7. Point number 7. Dapat yon chinalenge yung dog owner, asan yung bakuna immunization card mo? Kasi ano eh, kita-kita mo, parang nadudulas lang siya, napapaamin na, nagsasabi na lang siya na, hindi bakunado naman eh. Parang ganon, hindi mo makikita ano siya eh. Firm siya na kompleto yung bakuna niya eh. Hindi mo na mabasa sa mata niya eh. Okay, I might be wrong, no? That's point number 7. I might be wrong. Dapat chinalenge yon. Asan yung libro nyo ng bakuna? Bakuna card. Okay? Okay, point number 8. Dapat yun na ginawa, challenge na, at saka pinalabas yung bakuna card. Immunization, complete immunization, certification. Point number 8. Lahat na ng kapitbahay, pati yung mga kakampi niya, pati ibang kapitbahay, pati mga friends niya, pati kaalyado niya, lahat nagsasabi, yung mga aso niya, ilang beses na nakakagat. Take note of the term. Take note. Ilang beses lang nakakagat. The person allies, the dog owner has allies and neighbors, all of which attested that the two of his dogs actually have beaten many persons already. Have beaten many persons already. Take note of that. Okay? Yung nasa show, nalimutan nila yung punto na yun eh. Nalimutan. In law, we call that, there's already a pattern. A pattern of, for lack of a better word, a pattern of lawlessness. For lack of a better term. Okay? There's already a pattern, no? Ano eh, ganun na eh. Natural na marami ng krimen. For lack of a better term. Okay? Marami ng krimen yung aso niya. Oh, yan na. Marami ng krimen yung aso niya. Marami na nabiktima. Marami nang nakagat yung mga aso niyang dalawa. Okay? So, it's not a rare occurrence. It's a common occurrence na. Dapat yun na-take up sa show na, teka, sir, ano eh, hindi lang pala isang instance to. Maraming beses na tigisa pa yung mga aso nyo. Tigisang nakakagat, yung isa nakakagat, yung isa nakakagat. Tigisa na, no? Kung it's common na, na pinababayaan nyo nakakagat yung mga aso nyo. Pinababayaan nyo. Therefore, dapat yun, may sanction yung dog owner. Pag gano'n kasi may sanction na yun eh. Nakuha niyang point ko.
if it was for a first offense, syempre mild lang yung sanction. Pero kung in law we call it habitual. Okay? It's called the habitual offender. Habitual offender. Habitual offender na yung tao, yung dog owner. Habitual offender na siya. Kasi all of the neighbors have testified that the two dogs have already beaten many persons. So the dog owner is a habitual offender. Pag habitual offender, may sanctions na dapat yun. Coming from the city government, from the barangay, from the city government, may sanctions na siya. No? Na ano yun eh, na muddled up na yun eh, hindi na case in point. That's point number 9. Okay, point number 9. Sanctions must be given to the habitual offender, which is the dog owner. Okay? So, I think that's it for now, and I'll just add below if I just thought of something additional. Okay? So, subscribe and follow, follow and subscribe.